Hello guys, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to my first and ever vlog. Sana mag-enjoy kayo, kasi alam nyo, wala akong ka-confidence. Alam nyo kung bakit? Tinakpan ko muna yung mukha ko, kasi baka ma-distract kayo sa mga pimples ko. Ayan, pakita ko. Ayan yung mga pimples ko. Nakakaloka. Anyway, gumagamit naman ako ng Brilliant at Rosmar, kagaya ko yung dalawang CEO na nagbabangayan. Hello po, shout out po. Magbati na kayo. So yun lang, ayan, antayin nyo mag-glow up ako ha, para matanggal na yung mask. And kung ayaw nyo talaga yung video ko, no? Abay, eh, mag-subscribe muna kayo bago nyo scroll up, bago kayo maghanap ng magandang video, okay? So, anyway guys, this is my first and ever vlog. So, hopefully mag-enjoy kayo kasi for today's video, by the way guys, my name is Khaled and our channel is Khaled PH Vlog and welcome! For today's video nga, gagawa tayo ng gingabel. And habang gumagawa tayo ng gingabel, ikukwento ko sa inyo yung dati kong YouTube account. Okay? So, without any further ado, let's start! Tara! Siyempre guys, yung ingredients natin is luya. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, mas madami bang luya na ilagay nyo. Kasi, sa akin kasi guys, yung ganitong luya, okay lang. Hoy, masyado kayong ano ha, kung ano iniisip nyo, putulin ko na lang ito. So, ayan yung luya. And then, pag gumagawa ako ng gingabel guys, ina-add ko ng isang lemon at dalawang oranges. Ayan. Ayan lang po yung dalawang yung mga ingredients ko pag gawa ng gingabel guys. And naglalagay din po ako ng half teaspoon of turmeric powder. Kaya para ano pag yung turmeric kasi nagsisilbing ano niya parang bang kulay din ng ginger ng gingabel natin na gagawa. So, start na natin, gagawa na tayo at ikukuwento ko sa inyo yung dati kong YouTube account. Ayan guys, habang binabalatan ko yung ano, yung luya at sasabihin ko sa inyo kung yung dati kong YouTube channel. Pangalan pala ng dati kong YouTube channel guys is Kunong Bads Epic. Tignan nyo guys yung mga videos ko. Ang daming videos ko diyan. And yes, already monetized by YouTube at nag-earn ako dollar dati. Wow. And sad to say kasi alam nyo, yung account ko na yan is naban. I mean, may violation akong nagawa. Although, ano lang naman yun, copyright, something like that. Eh, hindi ko na-appeal. And then, ang reason kasi guys is wala akong nare-receive na email from YouTube. YouTube na may na-copyright pa, na pala ako. Wala akong na-receive na email from them kasi ano until nagulat na lang ako is naka-receive na ako ng email within the day na ban na siya. Hindi ko na siya pwedeng gamitin kasi permanently ban na siya. Kaya ayun, na-dismaya ako guys kasi sayang, 'di ba? Kaya medyo na walan ako ng gana and then busy pa ako nung time na yon kaya hindi ko na tinuloy ulit. Kaya eto, nagbabakasakali na naman at kasi nga, di ba, wala tayo, kaming mga OFW, eto lang yung mga pinag-aabalahan namin, yung TikTok, panunood sa YouTube, at gumagawa ng content, ganyan. Yun lang yung mga ginagawa namin habang nag-work kami. And although, yun din yung ano namin, parang stress reliever namin yung mga ganito-ganito, nagbe-video-video, ganyan-ganyan. And hindi naman kami nakakalabas. Nakakalabas kami pag off namin, kaya swertehan na lang kung may pera pa pang
panggasto sa labas. Kailangan naman gagala ka ng wala kang pera, di ba? So anyway guys, ito pala yung ano, yung kettle na gagamitin ko. Maliit lang siya. Ang tubig nito, 3/4 lang din. 3/4 lang yung tubig niya. Kasi later on, pag inisqueeze ko to is madadagdagan yung tubig niya at magfu-full na naman siya. 3/4 lang ng tubig, mainit na tubig, mas mabuti para mabilis kumulo. Ayan. Kunikwento ko. Alam nyo, yung YouTube ko, ang daming ano nun. Ang dami kong pinaghirapan din doon sa account ko na yon, guys. Kaya medyo nadismaya ako nung na-block na ni, totally ban na ni YouTube ng ano, hindi ako naka-appeal. Kung nag-email agad sa akin si YouTube, naka-appeal ako sa copyright, na-fix ko yung ano ko, yung violation ko na sinasabi ni ano, ni YouTube. Bigla na lang nag-email siya and then your account is banned. Totally banned, permanently banned. Kaya nagulat na lang ako, wala na akong magawa that time. Kaya hinayaan ko na lang. And although hindi pa naman yung ano, hindi pa naman katapusan ng movie, sabi ko, kaya hinayaan ko na lang din and nagpatuloy ako sa trabaho ko. Yun na lang yung ginawa ko. Kaya ngayon, nagbabakasakali ako. Please support me, guys. Ayan. I-slice lang natin yung ginger ng ganitong size. Steam lang siya. Then, pagkatapos, iuna natin ilagay yung ginger. Kahit di pa kumukulo yan, guys, okay lang. Pero mas mabuti, kumulo muna yung tubig ng ano kettle para maano yung lasa ng ginger. Ma-absorb yung ano niya. Pagka, parang pagka spicy ng ginger. And then, guys, hihiwain na natin yung lemon. I-squeeze kasi natin to. Bago natin ilagay ito, dapat kumulo muna to, itong ginger. Para pagkakulo, ilagay na natin yung na-squeeze natin na orange and lemon. Habang inaantay natin kumulo yung ano, yung ginger natin, tatakpan natin para madaling kumulo. Ayan. Pagkatapos niyan, guys, pag kumulo na 'yon, ilalagay na natin yung na-squeeze na ano na lemon and orange. But, kailangan muna natin i-squeeze to, okay? Para ma-squeeze natin tong lemon and orange, kailangan natin to, syempre, para madali. Ganyan lang natin siya, oh. Ito yung nagpapadali sa lahat. Para makuha natin yung katas ng orange at lemon. Ganon! So, yun lang, guys. At, na-share ko naman sa inyo yung mga details kung bakit, ano, mga detalye kung bakit na ban yung TikTok ko, kung anong nangyari sa YouTube channel ko before. Although, nag-try ako ng bago, kaso parang talaga nakakawala ng gana, guys, nawala yung confident ko, ganun. Kaya, ngayon, subukan natin and magbabakasakali tayo. Kaya, please lang, guys, support my YouTube channel. Ayan, oh, ayan. Ito kasi sa area ko, guys, is may oras yan. Paggawa ng karak, paggawa ng tea with mint, paggawa ng gingabel, ayan. Kaya ngayon, 10 o'clock, guys, oras na paggawa ng gingabel. Kasi pag di ka dumaan sa tamang oras, pag inagahan mo, madaling maubos. Parang wala na makukuha yung last na ano. Pagka ano, nasa exact time ka naman tulad ngayon, alas 10 is nakakakuha kasi sila lahat. Pag maaga kasi, may mga taong ano, dumadating na extra na hindi naman kasama, ganon. Kaya pagka yung saktong oras naman is parang nakakakuha sila, nakakainom sila lahat dito. And anyway guys, is yung oras ng paggawa ko pala ng karak is morning. Pagdating ko, gagawa na ako agad. 6:30 in the morning. Pagdating ko, gagawa na ako ng karak.
yun yung iniinom ng doktor ko unang-una bago siya mag-tea. Ang paggawa ko naman ng tea is 8 or 8:30 in the morning. Yun yung chai na sinasabi nila dito. Tea with mint. Kung walang mint, ayaw nila yan. Dapat pag gumawa ko ng tea, may mint. And guys, ito na yung juice ng lemon at saka yung orange. Ilalagay natin dito mamaya pag kumulo to. Ayan, di pa kumulo. And pag kumulo, first thing to do guys is maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon ng turmeric powder. Ayan, ito yung turmeric ko guys. Oh. Ito. Ito yung turmeric powder. Ilalagay natin mamaya pag kumulo. Kulo na. Maglalagay na tayo ng 1/2 teaspoon ng turmeric powder. Ayan guys. Pag nasobrahan natin kasi ito, ang pangit na ng kulay. Kaya, ang ilagay natin is 1/2 teaspoon lang. Ayan. Tapos ihalo natin. Kumukulo, although kumukulo naman na siya. Ayan. Kumukulo naman na siya. So, kailangan na natin maglagay ng turmeric powder. Bango, no? Luyang-luya talaga siya. Additional lang din sa color kasi niya. Gingabel natin. Tapos nyan guys, although kumukulo na, ilagay na natin yung in-squeeze nating lemon and oranges. Ayan. Lagay. So, antayin ulit natin siyang kumulo. Ayan. Habang inaantay natin kumulo, syempre huugasan natin to, di ba? Ayan. Dali-dali lang. Pag kumulo na yan, okay na. Means okay na. Pwede mo lang i-serve. Ayan. Habang inaantay natin kumulo, linisin natin yung mga gamit natin. Para naman, kahit papano, makita nila yung area mo malinis. Hindi makalat. Tulad ng mga ibang area ng T-boy dyan. Makalat. Bato-bato sa langit. Parang mayroong tao. Ayan. Tapos guys, papakita ko ulit next sa inyo, next ng video na to. kaya mabuting mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga ginagawa ko dito, mga experience ko dito sa world. Ang dami ko kayang na-experience dito. Kaya para kasama kayo nanonood. Kung ayaw nyo naman ng video ko, sabi ko nga kanina, mag-subscribe muna kayo bago nyo i-scroll. Diba? Hello guys, so ayan, kumukulo na yung gingabel natin. So pwede na siya, i-serve ko na sa kanila. At bago ang lahat, papatayin muna natin yung kalan. Ayan, off na muna natin bago natin i-serve sa kanila. Ayan. So, ayan guys. Okay na yung gingabel natin. Ayan. Oh, ang ganda ng kulay. Grabe. Ayan. Pag gumagawa kasi ako guys ng gingabel, hindi siya gaano matapang na sa ginger. Although, may orange and lemon naman. Gustong-gusto nila kasi dito is hindi matapang yung ginger niya. Kaya nilalagyan ko siya ng orange and lemon. Idea nila to, hindi ko idea to. Kasi pag gumagawa tayo, 'di ba, usually ng ginger is ginger and lemon lang, 'di ba? Sa kanila dinadagdagan nila ng orange para may sweetness ba. Tikman natin. Grabe, ang sarap, guys. Ang sweet. May sweetness, may konting sweet na malalasaan mo because of the orange, 'di ba? So yun lang guys, at tatapusin ko na yung video na to, and thank you guys for your support, and please lang guys, no, tuloy-tuloy ang pagsuporta, at please bigyan niyo na ako ng rason para ipagpatuloy lahat ng ito, gumawa ng maraming video para sa inyo ito guys, and para nakikita niyo kung anong ginagawa ko dito, para ma-inspire din ang iba na nabobore sa kanilang buhay, pwede nilang gawin to, i-upload sa kanilang social media account para naman kahit papano mawawalan yung stress nila, and although ipinapakita nila yung kung anong ginagawa nila sa kanilang buhay.
Diba? Para sa pamilya din to, okay? So, bye for now, guys. Please do like, share, and subscribe my YouTube channel. And see you on my next video. Bye-bye, guys. Thank you.